Good morning again sa inyong lahat. Ayan, meron akong ituturo sa inyo na technique para gumawa ng thumbnail using itong OBS Studio. Okay, first step na gagawin natin. Punta tayo dito sa scene. Ito sa scene. Ayan, i-rename natin siya. Double click natin siya. Ayan, i-rename na lang natin siya. Gawin na lang natin siyang thumbnail. Thumbnail. Ayan. And then, first natin na gagawin, punta tayo dito sa source. Tapos, punta tayo sa image. Ayan. Click natin yung browse. Ang gagawin nating model ngayon ay si Jana Yana. Tugpunin natin itong itong image niya, itong kanyang picture. Ayan. Maganda kasi dito maggawa ng thumbnail dito sa OBS Studio. Kasi yung picture dito napapa-clear mo siya. Tingnan mo to, ha. Ang gawin mo dito sa picture na to, i-right click mo siya, right click mo yung image, right click, and then punta ka sa filters. Ayan, marami dyan mga settings na pwede mo i-apply dyan sa kanyang image. Meron dyan ito yung correction tsaka Chroma Key. Ayan, pwede mo yan paglaruan yung kanyang picture. Pwede mo siyang i-light, pwede mo siyang ayan, pwede mo gawing smooth. Pwede mo yung kulay niya, pwede mo siyang bagubaguhin. Ayan, yung color niya. Tapos yung mga brightness, contrast, pwede mo siyang dagdagan ng brightness. Ayan, pwede mo siyang depende sa kung ano yung gusto mong i-ano dyan sa kanyang picture. Ayan, siya nag-light. Nag-lighting na yung kanyang picture. And then, ano pa bang pwede natin gawin dyan? Ayan. Dyan lang muna natin yung picture ni Jana Yana. And then, click natin yung mag-add ulit tayo na image. Image 2. Kunin natin yung ginawa natin na dot PNG file. Ayan. Then, i-drag natin siya dito sa baba. Paano ba yung gusto mong style na kanyang pangalan? Pwede mo siyang mapaliit, pwede mo siyang mapalaki, yung ganyan. Drag mo lang siya kung ano yung gusto mo. Yan, pwede niya yung ganyan. Yung picture. Ayan, pwede mo na siyang magawang pang thumbnail. Yung ganyan style. And then, pwede mo pa siyang dagdagan. Halimbawa, maglagay tayo ng text. Halimbawa, ang lagay nating text yung paangat. Halimbawa, gagawa tayo ng thumbnail ng live stream. Halimbawa, papaangat si Jana Yana. Sulat natin, paangat. Ayan, paangat. And
Ayan. Click lang natin yung OK. Ayan. Lagay lang natin dito. Siyempre, pwede natin siyang mapaganda yung fonts, yung sulat. Double click lang natin to. Double click. And then, punta tayo dito sa fonts. Mamili tayo ng iba't ibang. Ayan, tingnan natin kung maganda ba to. Diita natin yung gawin lang natin siya mga 46. Then, pili tayo ng fonts. Yung magandang style. Marami tayo mapipili dito na magandang mga fonts. Pili lang tayo ng magandang fonts. Parang mga common na itong mga letters na design. Halimbawa, ito. Yan, try natin ito. Then, click OK. I-drag lang natin siya. Drag lang natin siya. Tapos lagyan uli natin, mag-open uli tayo na isa pa. Ano ba yung ginamit na fonts, yung papyrus. Papyrus. Open ulit tayo ng text. Ito, pwede nyo itong magamit sa inyong paggawa ng thumbnail. Yung sarili nyong thumbnail, hindi na kayo po gagawa ng thumbnail doon sa mga application na iba. Magawa dito. Promote pala. Promote. Yan. Promote. Then, select fonts. Gawin lang natin siya mga 45. Grabe yung fonts na. Try natin itong iba. Halimbawa ito, try natin. Piliin natin siya. Hanap pa tayo ng iba. Ito. Try natin. Maganda ba siya? Try natin. Try nga natin ito. Itong parang malaki naman. Paligitin lang natin siya.
Ayan. Para hindi siya bagay. Yung points. Pwede naman natin siyang palitan ng points. Basta double click lang natin to. Then punta tayo sa select. Papyrus pa na yung isa. Check natin sa check uli natin yan. Papyrus. Gawin na natin na magkaparehas siya. Ganyan yung ginagawa ng ibang gumagawa ng thumbnail. Pero dito pwede kayo mag-edit ng thumbnail through sa OBS. Pwede naman natin siyang palitan ng color, itong dalawa. And then, maglagay tayo dito, welcome to my live stream. Or maglagay pa tayo ng isa pang image. Natin. Itong light. Lagay natin dito sa baba para kunwari naka-live ka talaga si John Ayana naka-live. Ayan. And then maglagay pa tayo dito ng welcome to my life. Or ito parang maganda natin promote angat. Or lagay natin dito ano bang maganda, kasi ganito lang kasi yun na nakikita ko na promote paangat. At pwede natin siyang lakihan. Kahit ayan na lang dalawa, kahit ganyan. Pero kung ayaw nyo ng ganitong fonts, punta lang kayo dito. Pagka kinilik mo to, nakikita mo tong itong sa text, double click mo lang siya. Tapos pili ka lang ng mga fonts na iba. Ayan. Gusto mong palitan. Try natin maghanap ng medyo kakaiba. Or itry natin to. Ito. Or depende na sa inyo kung anong gusto nyo na fonts na magamit. Diba, try natin to. Ayan. Parang medyo maganda siya. Promote. Tama.
Hindi kita natin para medyo maganda siya. Tignan. Yan, dito sa gitna. Parang nabuhaya na siya ng yan. Try natin. Ihanap pa ng medyo maganda. Ayun, parang medyo maganda na nga yan. Lagyan pa natin siya na magdagdag pa tayo na image. Image ni Jana Yana. Add natin. Yan. Lahat may hawak ng bulaklak. Yan. Pwede natin yan na naka-blur siya. Right click lang natin, right click, and then sa filters, and then click natin yung plus, click natin yung chroma key, and then check nyo to ha. Itong opacity medyo i-ano natin siya, i-atras natin. Medyo tumago na si Jana Yana, nagpunta na siya sa likod. Ayan, ano bang magandang i-less pa natin yung ayan. Tapos ito naman, close na natin. Ayan yung pinaka background, yung sa background ng kay Jana Yana. Yung lakihan natin to. Ayan, maganda na yung ating thumbnail na pwede niya magamit sa kanyang pagpo-promote, kanyang live stream. Ayan. Halimbawa, ayan, tapos na yung ating thumbnail. Ang gagawin naman natin, punta tayo sa print screen. Print. Tapos punta tayo dito sa paint. Ayan. Ganyan lang ang ginagawa ko pag minsan. Nakapagawa ako ng thumbnail gamit yung OBS Live Studio. OBS Studio pala. Ayan. Ganyan lang yung paggagawa ng thumbnail na ginagawa ko pag minsan. Then save natin as JPEG. Ayan, gamit yung paint. Pwede natin siyang i-save ng JPEG or PNG. Lagay natin thumbnail Jana Yana. Jana Yana. Ayan, ayan lang po yung isang way na pwede natin gawin na mag edit dyan sa ano, sa OBS Live, sa OBS Studio. Ayan, kung makikita nyo, nakapag-edit ako ng isang magandang thumbnail para sa kanyang live stream.
ito, meron nakasulat na ng line. Ayan, yung kanyang yung pangalan ng channel niya ay Jana Yama. Tapos yung promote pangat. Ayan. Ganyan lang po ka-easy paggagawa ng thumbnail para sa YouTube. Okay.